Emosyonal ang mga kaanak ni Jesus Mateo sa kanyang burol kanina. Ang bait ng kapatid ko! Bakit po ginawa niyo ito? Isa si Mateo sa dalawang taong binaril at pinatay ng apat na armadong lalaki sa labas ng isang subdivision sa Cainta, Rizal, kung saan gwardya si Mateo. Nakuha na ng CCTV ng tambangan ng mga suspect ang sasakyang ito habang palabas sa subdivision. Lulan ng sasakyan ang abogado, si Attorney Joey Galip, na unang pinagbabaril ng dalawa sa mga gunman. Ang dalawang iba pa, si Mateo ang pinuntirya. Pumalag daw si Mateo kaya raw binaril siya ng mga suspect. Kahit sugatan na, nakipagbuno pa si Mateo sa mga gunman pero lalo siyang niratrat ng mga ito. Bago tuloy ang tumakas, ang dugoang si Mateo, nagawa pang lumayo at napaupo na lang sa isang tabi. May mga lalapit para tumulong sa kanya hanggang sa mapahiga na lang si Mateo. Nakuhanan ang pagtakas ng apat na suspect, nakitang-kita ang mga mukha sa CCTV. Pumasok ang mga ito sa looban hanggang sa hindi na sila natagpuan. Doon po sa kanilang mga galaw, they are very organized. Kasi unang-una po, hindi po sila gumamit ng getaway vehicle. Pagkatapos po nilang i-commit yung crimes, they just walk. Naniniwala ang pulisya na si Attorney Galit ang tunay na target ng apat na suspect at posibleng may kinalaman daw sa mga hinawakang land dispute cases ang krimen. Ang security guard na si Mateo, nadamay lang daw. May mga sinusundang lead na raw ang Cainta Police, kundi gun for hire, posibleng hit squad daw ng NBA ang tumira sa mga biktima, kaya't nakikipag-coordinate na raw sila sa AFP. Tiningnan din po namin yung pong tama ng mga bala doon po sa sasakyan po ng victim ay talaga pong nakagrouping. So ibig sabihin po, marunong po silang gumamit ng mga armas. Nailibing na si Attorney Galit kanina, pero tumangging magpaunlak ng panayam ang kanyang mga kaanak. Ang mga kapatid naman ni Mateo, namomroblema kung paano maipalilibing ang kanilang kuya. President, President Duterte po, sir, total nandito na to. Alam ko naman, gusto mo yung ginawa ng kapatid ko, palaban, matapang. Kaya ginawa ng kapatid ko po, sir, kasi on duty po siya. Sa ngayon po, naghahagilap kami ng pera para pamasahin namin. Emil Sumangil, Nakatutok, 24 Oras.